Mapagpalang araw mga kataba. Yan, again. Magluluto naman tayo again ng ating sisig naman pork. Sisig pork to mga kataba. Gagamit tayo dito ng ating panga ng baboy. Pinapakulo ko na siya. Ilagyan ko lang siya ng asin, pamintang buo, bawang. Yan ang ilagay natin dyan. Tapos maya-mayang konti, ang pinakabalat niya, tutusukin natin ng tinidor. Ayan, medyo malambot na mga kataba. Konting lambot pa. Tapos, sabi ko nga, tutusukin natin ng tinidor ang balat para medyo malutong. So, ganun lang gagawin natin dyan. Pinakulo lang natin yan bago natin i-fry. Kung gusto nyo naman ihaw mga kataba, pwede rin. Tapos, simpleng ingredients lang ang ilalagay natin. Ito ang ating mga ingredients. Kasama na yung mga pampalasa dito mamaya-maya, katulad ng gilmoto, konting salt, kasi may lasa na yung pinagpakuluan. Meron tayong sibuyas, calamansi, siling red, liver spread. Yung siling red natin mga kataba, pwede kayo magdagdag, depende dun sa anghang na gusto nyo. So yan mga kataba, maya-mayang konti, fry muna, i-fry natin yung ating karne. Lagyan lang natin ng tusok-tusok para crispy yung ating karne. So, ganoon na siya kalambot mga kataba. Kasi sinalang ko na itong mga mayroon ng isang oras. Pwede naman ang style. I-marinade nyo tapos saka nyo i-fry. Pwede rin ganoon mga kataba. Basta tiwain nyo lang nang hindi masyadong makapal. Yan. Ganun lang ang gawin natin, saka natin isa lang. Yan, uulitin ko lang dun sa isa. Yan. Pag binabaligtad ko mga kataba, inaano ko muna, pinapatay ko yung kalan. Kasi, ano naman, lumalaban yung ang ating balat. So yan. I-brown ko lang ng kaunti. Para pag hiniwa ko, medyo maganda naman natin basta nilaga. So yan, balikan nyo ako pag ihiwain na natin. After natin mahiwa mga kataba, so yan, pwede na tayong maglagay ng ating mga pampalasa, paminta. Naglagay pa rin ako ng kaunting paminta. Tapos, maglagay na tayo ng ating pampalasang ajinomoto. At itong medyo bawasan na natin kasi maglagay na ako dun sa ating pinagpakuluan. Sibuyas. Siling red. Lagay na natin ang ating liver spread. Kaluin natin. Pwede kayo maglagay ng atay mga kataba. Sabi ko nga, sa mga pagluluto, marami tayong style. Pero kasi, pag gumagawa ka ng mga affordable ng pagkain, pero, masarap pa rin naman yan. Hindi pa rin patin. Masarap. Yan. Tapos, pwede na natin ilagay ang ating maglagay kayong magdagdag tayo ng liver spread pag kulang ang liver spread. Hindi ko kasi nilagay lahat yung isang buo. Dahil hindi naman ganun karami ang karne. So, yan. Maganda kasi pag ano eh, yung panga ng baboy, hindi masyadong ano, purong taba lahat. So, yan. Haluin lang natin, mga kataba. Yung pinagpakuluan natin ng ating pork, hindi ko tinapon. Naglagay ako ng dagdag na konting tubig at maglagay tayo ng beef cube. Gagawin naman natin egg soup. Tapos, maglagay tayo ng dahon ng sibuyas, spring onion at carrots. Hiniwa natin ng maliliit. Ayan. Saka tayo magbati ng itlog. So, ganyan. Para meron tayong soup. Balikan natin bago natin ilagay ang itlog. Nagluto naman tayo ngayon, mga kataba, ng ating pork sisig. Tanga yung ginamit natin dyan. Pork chow lang tawag naman nila, no, mga kataba. Simpleng pagluluto lang ng sisig, mga kataba. Pinakulo muna natin, saka natin fry.
at liver spread lang, mga kataba, kasama ng mga pampalasa. At yun namang pinagkuluan, mga kataba, ginawa naman nating egg soup para naman may konting sabaw. Yan ang ating pagsasaluhan. Pork sisig at egg soup. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood. At bye!